Sagittarius, hello. Welcome to Queen of Pentacles Therapy H. At itinan natin ang energies ng New Moon in Capricorn para sa inyo. So this is the best time to manifest your goals, your dreams, your desires. And since ang Capricorn is a cardinal sign, ito rin yung best time to start something new, no? Ayan, kasi ang cardinal signs are initiator, no? And Saturn is the ruler ng Capricorn. So, Saturn is about karma. Kung ano yung mga tinatanim mo, yun yung aanihin mo. So, ang tanong, ano yung gusto mong itanim ngayon para yun din yung anihin mo? Okay, so this is also about hard work and discipline. So, yung rewards, makukuha mo yan if you have hard work and discipline sa mga gusto mong ma-achieve. So, let's see, Sagittarius. Ano yung energies for you ngayon? For Sagittarius. Two of Swords. Okay, there's clarity, definitely. Kung meron kayong mga pinag-iisipan ngayon, decision making, anytime soon, makakapili na kayo ng best para sa inyo. At yun ang ipupursue ninyo. You will find happiness in this and contentment. You also have the Justice card, so Libra energy. I see you giving balance sa situation mo, sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, sa personal life mo. So siguro may realization ka na ngayon, ano yung importante. Ano yung dapat bigyan mo ng attention? Ano yung dapat na hindi mo na masyadong bigyan ng oras dahil hindi naman to nag-a-add ng value sa buhay mo. So ngayon, you are focused on achieving your dreams by mastering your skills. So maaring meron ka ngayong kaalaman na patuloy mong pinag-aaralan, pinagsisikapan, baga you want to master something in your career, and this will bring you more opportunities, especially abroad, no? Mas lalawak yung yung reach mo. Maaring mayroong mag-offer sa'yo ng trabaho abroad or opportunity abroad. You also have the King of Cups and the Four of Swords. So this is finding peace in a situation na maaari kasing in the past nagkaroon kayo ng painful experience with someone. Can be a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Na ngayon, you are finally healing from that. Naintindihan nyo na kung bakit kailangan mangyari yon, bakit kailangan yung masaktan. Ang importante is meron kayong natutunan doon. Okay? You also have the Four of Pentacles and the Queen of Cups. I feel na ngayon, with that person, possible na yung healing na yon, may kasama na rin siyang pagpapatawad, no? And you feel, parang mas pinili nyo na to keep the connection. So, ibig sabihin niyan, hindi niya naman kailangan magkabalikan or ipagpatuloy yung relationship niyo or connection niyo. Pwede itong romantic, pwedeng friendship, pwedeng sa family. But ang important is nagkapatawaran na kayo, no? At mas pinili niyo na isalba, no, yung relasyon niyo. You also have the Temperance, the Eight of Swords, and the Six of Cups. Okay, some of you, meron kayong hindi nyo pa napapalaya from the past. This can be a soulmate connection na hindi nyo pa talaga ma-let go. Okay? You're still, parang naghahanap ka pa rin ng tamang panahon to let go of that past energy. And hanggat hindi mo kasi nalilet go, parang magdadagdag yan sa daladala mo, no? And maaring magkakaroon ka ng limitations in meeting other people kasi may trauma ka pa, no, of yung mga past na nasaktan ka, ganon. So iba-iba yung mga energies na kukuha natin ngayon dito sa Sagittarius. Let's see ano pa. You have Aries, the Radical, Ninth House, and Third House. Oh, okay. So, it seems na mas free-spirited kayo ngayon, Sagittarius. You want to go out. You want to meet new people. You also want to try new things. And maaring meron ka mga bagong, mga magiging kaibigan.
sa mga paglalakbay mo kung ikaw ay mahilig mag-travel. And also, meron kang susubukan na bagong activity or bagong challenge sa buhay mo sa pagta-travel mo eh. You also have Venus Love and Sagittarius the Voyager. Yes, this is your energy. And I feel na meron kayong makikilala na romantic connection dito sa paggagala nyo na to. Okay? Oo, baka merong, alam mo yun, sa una friends, pero eventually baka mag-blossom yan or tipong ma-develop, no? Who knows? Diba? Watch and wait. Okay, so ito yung patience. Take a leap of faith. Lakas ng loob to try new things. And also, sweet results await. Ayan. So, ito na nga yung resulta na hinihintay mo. Kailangan lang daw. Oh, tinan mo yung message talaga sa inyo. Napaka-direct. Direct to the point. Sabi rito is, maghintay lang daw kayo. At tingnan nyo kung ano yung magiging resulta. As long as nag-take action ka na, so hintayin mo na lang yung resulta. And also, to take a leap of faith, mag-take ng risk ka. You need also to take a risk or parang, alam mo yun, susugal, no? Hindi yung sugal na sugal, ha? Susugal ka sa buhay. Yan. And sabi rito, sweet results await. Meron daw naghihintay sa'yo na magandang resulta. Okay? Kung ano man itong gusto mong subukan, i-explore, can be a romantic connection kung yan ay hinahanap mo ngayon. Dream the world into being. So talagang you are trying to imagine ano na yung magiging buhay mo 1 year from now, 2 years from now. You're starting to plan things ahead. And give gratitude and grace. So pagdating sa manifestation, malaking tulong na you are grateful. Every time na, basta kahit ano, mga maliliit na bagay, ipagpasalamat mo yan kasi blessings yan sa'yo. And the more na lagi kang grateful sa blessings na binibigay sa'yo ng universe, mas ibibless ka pa ng universe. Speak your world into being. Yes, so this is being expressive of your feelings. Yung iba medyo mahiyain, pero I feel ngayon mas magiging outgoing kayo. You also have finding balance in your situation, sa career mo, sa trabaho mo. Huwag masyadong overwork or huwag naman masyadong sobrang nagpo-procrastinate, no? Step into your power. Yes, you are powerful enough para maabot mo yung mga pangarap mo. So keep it up. Keep going. And a time to give rather than take. So ito yung panahon na kailangan din magbigay ka, no? Para kasi nga 'di ba, the more you give, the more na meron kang marireceive, no? So a time to give rather than take. So mas ibibless ang mga giver ngayon, okay? So that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan niyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again.